Kasi tama yan. Na ako ang iniiyakan. Tama yan na gusto mo na sa akin mo ibubos lahat. Amen? And welcome po sa mga bago. We are here po sa tahanan ng Panginoon. Only by grace sa Ministry International Church Abu Dhabi. And alam niyo po, tanong ko, who is it? At the age of 22, he failed in business. In 23, he ran in legislature and he was defeated. He failed again in business. So, age of 24, his sweetheart died. He had a nervous breakdown in 27. In age 29, he was defeated for speaker. Age 31, he was defeated for elector. Pagka 34 naman, he was defeated for Congress. Age 37, he was elected for Congress. And age 39, he was defeated for Congress. Age 46, he was defeated for Senate. Age 47, he was defeated for Vice President. Age 49, he was defeated for Senate. And age 51, he was elected of the United States. So, kung kilala po natin to, siya po si, this is the record of Abraham Lincoln. Throughout his life, he suffered many more defeats than victorious. But because he never gave up, he won the highest office of the land. So hindi po siya pag-uusapan natin. Reference lang po yun. Ang pag-uusapan po natin is yung mga pinagdadaanan po natin. And how to overcome failure. Sabi po rito in Psalms chapter 37 verse 23 to 24, the Lord makes firm steps of the one who delights in Him. Through Him he stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hands. So, tinalalahanan po tayo ng salita ng Panginoon that the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Though he may stumble, he will not fall. Ma-fail man tayo mga kapatid, remember, hindi po tayo talunan. Dahil andyan po ang Panginoon. For the Lord upholds him with his hands. Ang hawak po sa atin mga kapatid, sa mga kamay natin upang iahon tayo sa ating Panginoon. Amen? And sinong nagsasalita nito? You can do this. You can do that. Look at how many times you fail. There's something wrong with you. No, sinasabi yan, may mga bumubulong pang gano'n, no? Everybody else can do it. You're the problem. Nakakarelate kayo, no? It's not even worth trying again. Pag na-fail tayo, sabihin, wala ka na pag-asa. But reminder mga kapatid, this is the Satan's lie. Huwag po tayong maniwala. Dahil nga mga kapatid, si Abraham Lincoln, hindi po siya nagsisipa. Pero sabi niya po, siya po ay naniniwala sa salita ng Panginoon. E tayo pa kaya na nagsisimba tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon? Hindi pa kaya tayo maniwala na tayo ay tutulungan ng Panginoon? Amen? Amen. And sabi nga dyan is, for through the righteous fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Inugasan na po tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Na-stumble man tayo for how many times, but hindi po ibig sabihin nun na hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Hindi ko po alam kung sa inyo is ilang beses na kayong nadapa. Nadapa ako for how many times? But the secret is,
we must ask forgiveness to the Lord upang ibangon niya tayo. Because but the wicked shall fall by calamity. Sabi sa ibang translation, ang yung wicked is may stumble sa isang calamity nila. But tayo po, by the grace of God, kaya tayo andito. Amen. We are clothes of His righteousness. Amen? Amen. And mga kapatid, tatandaan po natin. Yung mga calamity po na dumadaan sa buhay natin, hindi po yan makapagsipa rin sa atin sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen? Masahin po natin, in Romans 8, chapter 8, verse 35 to 37, whom shall separate us from the love of God? Shall tribulation? Or distress? Or persecution? Or famine? Or nakedness? Or peril? Or sword? Sa Tagalog pa, sabi rito, sino ang mapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian, ang pag-uusig, ang pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Pero ano mo sabi? In 36, as it is written, for your sake we are killed all day long. Yun yung ginagawa sa atin ni Satanas, but we are counted as sheep for the slaughter. Yet all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Amen? Si Satanas po, hindi tayo mahal. Si Lord lang po nagmamahal sa atin. Amen. At kahit ano pang pagsubok, remember the love of God. We are more than conquerors. Amen? Amen. Sino hindi naniniwala that we are more than conquerors? Maniwala po tayo because buhay pa po tayo. Amen. Marami pong naging ano. But why God give us life? Because we still have hope in our Lord Jesus Christ. Amen? Amen? And pwede pong sabihan po natin yung mga katabi natin, you are more than conquerors. You are more than conquerors. Pinaman niyo naman yung sa likod. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. And mind you, brothers and sisters, don't let failure define you. Amen. Huwag po natin i-define yung sarili natin. Na-fail tayo dati. Kanina, kahapon. But remember, buhay pa tayo. Sabi nga dyan, is failing versus failure. Failing means part of the process. Failure, giving up. Failing helps with experience. Failure, accepted defeat. Failing gives you feedback. And failure gives negative mindset. Failing helps you to grow. And failure does not help you. Does not help you grow. Failing helps you to learn more. Failure, you don't learn anything. Pero mga kapatid, tatandaan po natin, if we fail, never give up. Because fail means first attempt in learning. Kung na-fail po tayo, we must learn. Lord, na-fail ako nito. Ano yung gusto mo ituro sa akin? I-reveal mo sa akin, Panginoon, dahil gusto mo na matamaan ko yung prinsipyo na gusto mo makuha ko at mahit ko. Failure, mga patid, is not a rejection. But failure is redirection. Amen? And mga patid, when you think that you fail, make up your mind that you are going to do better. Paano po natin ma-make up your mind, yung mind natin, mga kapatid? Sabi po sa Romans 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind.
then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen? Kasi po, if ang iniisip po natin laging failure, yun po ang sabi, pubulong ng Prince of the Air, that you are failed, that ikaw ay failure ka. But ano sabi po na salita ng Panginoon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Mga kapatid, mayroon yung tinuro sa, alam niyo yung magandang tinuturo sa atin, salita ng Panginoon, is we need to cast out that negativity mindset na kailangan po natin humingi ng tulong sa Holy Spirit, humingi ng tulong sa Panginoon. Pwede po natin hawakan ang ating mga ulo because this is the battleground. Lord, pwede po natin banggitin, sabayan niyo ko, Lord. Lord, I cast out the spirit of the God, negativity. Of negativity. Come out. In Jesus' name. Hallelujah. Mga kapatid, maniwala po tayo. Maniwala po natin ang kanyang salita. Huwag po tayo magdalawang isip. Dahil alam niyo mga kapatid, when we share the gospel of Jesus Christ, nasasabihin nga sa atin ng mga tao, alam ko po yung salita ng Panginoon, kapabuhay na nanalangin. E tayo pa kaya, nag-aaral tayo ng kanyang salita. Is magluluna pa tayo. And give up everything to God because He cares for you. Don't let fear or failure keep you from trying. Pag tayo po is nawalan ng pag-asa, ayaw na natin. Madali lang sabihin natin na ayaw ko na, surrender na ako. Alam niyo po, sino may gawa nun? Si Judas. Nag-give up siya. But sabi po naman yun, wala na pong ibang mag-give up. Kasi yung nag-give up, wala na. Patay na. Ang hindi mag-give up, bibigyan ng Panginoon ng panibagong buhay. Kung tayo ay maniniwala, kung tayo ay panghawakan natin ang kanyang salita. Amen. And how we will give up everything? We need to give up everything to God. Sabi nga sa 1 Peter 5, verse 7, cast the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all, on Him. He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Malina po mga kapatid, ang sabi po ng salita ng Panginoon, cast the whole of your care, all your anxieties. Hindi po sinabi 10% ng iyong anxieties ay ika-cast out mo, ay ibibigay mo sa Panginoon, ang 90% is iiwan mo. Ang gusto po ng Panginoon sa atin is all your anxieties, all your worries, all your concerns. Lahat po ng concerns natin, ibigay na po natin sa Panginoon. Kasi yung mga concerns natin sa po, hindi talaga natin kaya. Once and for all, on Him. Bakit po? Bakit gusto ng Panginoon na kunin niya yung mga anxieties, yung mga worries, yung mga concern natin sa buhay? Once and for all. Why? Because He cares for us. Kasi mga nilikha niya tayo. Binigyan niya tayo ng provision, ng blessings, na mismanage natin yun, but bibigyan po tayo ng Panginoon ng panibagong simula sa buhay. Amen? Amen. And do not let fear or failure keep you from trying because God is with you. Naniniwala po ba tayo na God is with us? Amen. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Isaiah
Verse 41, chapter 41, verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Wala tayong mababasa dyan na ibang tao na magsasama sa inyo. Sabi nga, do not fear, for I am with you. Mga kapatid, the fear is written in the Bible 366 times. So, nire-remind tayo ng Panginoon na we will not fear every day. So, ilang araw po sa isang taon? 365. Merong one. Kasi may leap year. Di ba? Ganun ang Panginoon, hindi nagkukulang. Baka yung leap year, sabihin, Lord, mag-worry ako nito. Hindi. May pasobra. Do not be dismayed. Huwag po tayong madismaya kung ano yung pinagdadaanan natin sa buhay. Because God, for I am your God. He is our God. Our God, hindi po nagbabago. He is the God of yesterday, today, and forever. And I will strengthen you and help you. Mga kapatid, kung tayo po'y nangihina, tawagin po natin, hindi yung world, kundi si Lord. Amen? Magkaiba po yung world at si Lord. Yung sabi niya, I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Na talagang ibabangon tayo ng Panginoon at hindi tayo pahirapan. Amen? Yung sabi nga ni King David na I've never seen a righteous man forsaken. Eh sabi nga niya, mula ng pagkabatat, ngayon tumanda na. Sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpapabaya o ang aking anak niya'y naging hampas lupa. So gusto po ng Panginoon sa atin is maging faithful din tayo sa Kanya. Upang ang Lord is maging faithful din sa atin. Dahil tutulungan naman tayo ng Panginoon eh. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? So, do not fear. Lagi pa natin iisipin na andyan ang Panginoon. Asan ba ang Panginoon ngayon sa atin? Diba? Dito sa ating puso. We need to guard our heart. Kaya nandito ang Panginoon sa atin. Kaya naging sinasabi sa atin, do not fear. Kasi pag hindi po natin inactivate yung faith natin, andyan yung fear. Andyan yung pagka-dismaya natin. Andyan yung pagka-manghihina tayo. Pahinaan tayo ng Lord. And how should we handle trouble and failures? Handling troubles and failure, mga kapatid, we need to trust the Lord. Because if we will not trust the Lord, hindi po natin ma-handle. Sabi nga sa Proverbs 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, if meron po tayong mga troubles in life, meron tayong mga failures, we need to trust in the Lord. We will not lean in our own understanding. Dahil po, hindi po natin maririnig yung boses ni Lord if tayo po ay nababalisa. Sabi nga dyan in verse 6, in all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. So, how we will handle the troubles and failures? We need to submit to God because He will make our paths straight. Amen? And other side of failure. Sabi rito, when someone else has failed, don't define them by their failures. Don't judge someone just because they sin differently than you. Lagi po nating iisipin, mga kapatid,